This is the Crowd Crush in Seawall, Itaewon Halloween event. Just the other day, October 30, I think it's 10 o'clock in the evening, while they were celebrating the Halloween party. Almost 153 people were killed and 89 were injured during this Halloween festivities in Itaewon, Seoul, South Korea. You know, the place is just a very small place. The street is almost, I think, 4 meters wide. And it's a little alley, a narrow alley in Itaewon, packed with people before a tragedy occurred. You know, local police were occupied on the other side of town during these festivities. So, condolences pour in from world leaders after this 153 people killed in incident. You know, Halloween event is the first in 3 years after the COVID-19 curbs were lifted. So, this is the first time since the COVID-19 3 years ago. So, you know, there's a lot of people here. 100,000 were gathered in Itaewon Halloween event. They did tell me rise due to many have been injured. 100,000 people estimated to be part of that Halloween festivities last October 13, 10:30 I think in the evening. You know, it's as I have said before, it's a narrow alley and Itaewon packed with people before this tragedy occurred. You know, there were 22 foreigners were included, victims from Iran, Uzbekistan, and China, and Norway. You know, it's a deadly Halloween party. Halloween disaster families are seeking word of missing. Estimated 100,000 people were gathered in Itaewon for Halloween event. Most of the victims were teenagers and in their 20s. It's very chaotic since as police struggle to maintain control. You know, this crowd were unprecedentedly launched by the share, but local police said only 200 local police were deployed. You know, President Yoon be sure to prevent deadly recurrence to be implemented. He said his government will prioritize full measure to prevent another disaster. He declared a period of national mourning that will last for almost more than a week, I think. So this is the place where this Halloween party event had happened. So it's really feeling sad for each and every one of us because I don't know, because of this Halloween. Because before, you know, in my time, there is no Halloween. There is no Halloween like this. There is no party. All we have to do is just go to the cemetery and visit our loved ones that passed away. And we offer some fruits, some flowers, some candles, light candles, and pray for their soul. That's what we are doing before, you know. But nowadays, it's really progressing. So that's what had happened. Kaya in Pilipino naman po tayo, nakakalungkot po dahil napakarami po nang namatay na mga tao dito sa nangyari nga sa Halloween party na ginanap sa Itaewon, Seoul, South Korea. Almost 153 people ang mga namatay po at 89 ang mga nasaktan dahil sa pagsiselebrate nila nito, nagkaroon ng stampede. At wala na halos hangin. Kung tutusin, nasa labas siya. Inapakakitid kasi nung kalye. Ito po yung kalye na makitid. Almost 4 meters lang yata ang wide. Tapos 14 meters ang haba niya. Isang narrow road kung tawagin nila. Diyan sa Itaewon na South Korea. Nagkulang din siguro ng mga gwardiya. Kasi ang balita ay 200 lang daw ang na-deployed na mga pulis. So kapos talaga dahil sa dami ng tao, kung more than 100,000 or almost 100,000. Ganun pa man, nagpaabot ng pakikiramay ang mga leaders ng iba't ibang bansa doon nga sa nangyaring tragedy na ikinamatay ng 153 katao.
So, ang nangyari kasi, nagdagsaan ng mga tao dahil parang for the first time after 3 years nga na nagkaroon ng COVID, ngayon lang sila nakalabas. Ngayon lang nagkaroon ng Halloween party na pinayagan. Ganon din naman dito sa atin. Hindi nga po ba dito sa atin eh, hindi rin tayo makadalaw sa simenteryo. So, ngayon lang po nangyari talaga ito dahil nga sa COVID-19 noon. Kaya marami talaga nagdagsaan, naglabasan. So, hinihinala nga po na baka madagdagan pa rin yung mga namatay dahil sa dami ng mga nasaktan dahil nangyari ito gabi, alas 10 ng gabi. So, marami ding foreigners, mga 22 na foreigners ang mga nabiktima dito na ang iba galing sa Iran, Uzbekistan, galing China at galing Norway. So, talagang nakakalungkot po ang nangyari sa nangyari nga dito sa Halloween disaster na to. Ngayon na karamihan ng mga naging biktima po dito ay mga teenager po sila at nasa mga edad na 20s. So talagang nahirapan dahil sa kukunti ang pulis, hindi na kayanan ang ma-maintain ang peace and order na para hindi sila magkagulo. Nagtulakan, parang dito yung nangyari sa atin sa Uson, naalala nyo yung sa Uson Disco na nasunog, nagkagulo sa loob, hindi na makalabas lahat ng mga tao dahil nagkagulo na, hindi na malaman kung anong gagawin. So ganun pa man, sabi ni Presidente yun na para hindi na maulit, talagang maghihigpit siya at ayusin at kailangan anuhin talaga, magkaroon ng batas na kailangan meron kung sino man yung organizer. Kailangan ayusin talaga, magkaroon ng mga kumbaga right management para hindi na maulit. At ganun pa man idiniklara ang kanilang morning hanggang 1 week yata naka-half-mast ang kanilang bandila bilang pakikiramay dun sa mga na-aksidente nga at mga namatay. So ayan po ang pangyayari. Ayan, nakita nyo, siksikan po sila sa isang makitid na kalye. Makitid siya dahil 4 meters wide lang daw eh. So nung nagkaroon ng stampede, nagkagulo, ayan, nagkatulakan, nagkasiksikan, karamihan pa naman diyan mga babae. Kaya kawawa yung mga babae dahil talagang naipit sila. Wala na halos hangin dahil sabi nga sa Pilipino eh, hindi halos mahulog ang karayom sa sobrang dami ng tao. So ito na po ang aftermath nung natapos na po yung kaguluhan. Ito po yung kalye na kung saan marami po ang namatay. At ito naman ay mga witness na kasalukuyan din nandun sila nung nangyari yan. Kaya ito mga binata ng Korea, I think, na kasama dun sa Halloween party na ginanap. Kaya nakakalungkot po mga kaibigan na sa halip na magdasal na lang, nasa church o kaya nasa mga simenteryo, ito pa ang nangyari, nagkaroon ng party-party. So, natuluyan silang maging Halloween nga dahil sila na ngayon ang paglalamayan. Kaya nakakalungkot po, ganun pa man nakikiramay po tayo sa mga pangyayari. Ganun talaga ang buhay, minsan di natin alam. Ayan, ang mga iniwan, ang daming kalat. Ito, isa ito sa mga naging biktima na sayang, bata pa. Ito, another one. Mga bata pa po sila, karamihan ng mga namatay kasi Japanese to, ito yung kanyang ama na gusto na nga pumunta dahil sa mga pangyayari nga. Dahil mga daw, nag-aaral yata dito sa Korea dahil sa student exchange. Ganun po. Kung ako sa mga kabataan talaga ngayon, dapat nasa bahay na lang tayo. Ayan po, nung kasalukuyan nagkakagulo. Isipin mo paano ka makakaligtas dyan. Naalala ko nung dumating dito si Pope Francis sa Rojas Boulevard, ganyan din ang nangyari sa amin. Pero napakaluwag naman po ng kalye ng Rojas Boulevard. Kahit nasiksikan ang tao, kahit na nagtutulakan, kahit paano, nakakahinga kami dahil kasalukuyan pang umaambon yun, umuulan. Nung eksaktong dadaan na po si Pope Francis. So, kahit paano walang nangyari na stampede kasi maraming pulis, talagang maraming nagbabantay. So, ito na po yung kanilang presidente na si Presidente Yoon na binisita niya yung lugar ng pinangyarihan.
At talagang pinangako niya na sa susunod, hindi na niya basta-basta papayagan ang mga ganong klaseng event. Ito naman, may kaibigan to na dalawa, isa yata ay namatay, pero siya, nakaligtas siya. Naiiyak siya dahil nakikita niya sa mga katabi niya, may mga natutumba na lang. Then nasusufokit na nga dahil kulang na sa hangin, kulang na sa space. So ayan po ang pangyayari, mga kaibigan. So ito yung lugar kung saan nangyari. Kaya karamihan na lang ng mga nawalan, nag-aalay ng mga offering sa tabi-tabi ng kalye kung saan nangyari itong tragedy nga po. So ito na po yung, ayan ang kanilang mga gamit, may mga sapatos. Ito hindi natin maintindihan kasi sulat Korean to. Kaya nakakalungkot po. I hope that next time medyo maging maingat na, instead of going to this mini party, why not go to church na lang, visit to the cemetery and pray for them. This one, isa pa po na naging biktima. Ito ang kanyang ama na tiga US na nag-aaral din po dito. Nag-message lang daw sa kanya yung kanyang anak na lalabas siya, at sabi nung itong ama, ang sabi niya, I love you son. Tapos hindi na niya na ano, hindi na sila nakapag-chat. Yun na pala yung huli ng kanilang pag-chat bilang mag-ama. Nag-aaral lang din po to dahil sa ano nga, student exchange. Kaya nakakalungkot po ang mga pangyayari. Pero ganun pa man, ipagdasal na lang po natin sila. Hopefully, let's pray for them that their soul will be in peace to our Father in Heaven. So again, thank you very much. Thank you for watching, my friends. Please subscribe, like, and share. And you can comment if you want. And then, God bless everyone. Keep safe. What a sad news. Christmas is coming. A few months to go. Pasko na po, pero ito pa po ang mga nangyari. Ay, wala tayong magagawa. That's life. Kaya, ingat-ingat po. Saan man kayo naroroon, wherever you are in this world, please take care and keep on praying. Okay, bye-bye. Adios.